nandito kami si Sun Rapa and eto yung baby ko si Oshana K. And naglalaro ako sa cellphone pero umiiyak siya. Gusto niya ng ano, gusto mo anak? Daldalan! Yay! It's daldalan time! Hindi ko alam ang idadaldal ko kay Oshana. Kaya idadaldal ko na lang sa kanya nung kinder ako. Oh, simulan natin simula kinder si Mami. Si Mami nag-aral sa Daycare Center sa may barangay Sulukan. Oh, ano nangyari? Alam mo nangyari? Oh, ano ba nangyari nung kinder si Mami? Wala naman masyado. Oh, nung kinder si Mami ay ito na kasi ng daldalan, kaya kailangan may maidaldal ako. Yan. Oh. Hoy, tumingin ka dito. Nagkukwento si Mami. Oh. Wag natin muna siyang daldalin. Tingnan natin. May camera kasi. Gusto niya tumitingin sa camera. Nakikita yung sarili niya. Oh, diba? Nagpapakit yan. Alam na niya. Oh, okay. Oh, makikinig na. Oh, nung kinder si Mami sa May Daycare Center ay may assignment ako. So anong ginawa ko? Tapos nasa isip ko, ay pagdating ni Nanay kasi si Nanay nagtatrabaho sa palengke. Pagdating ni Nanay, para very good ako, gagawin ko na yung aking assignment. So, ano ba yung assignment ni Mami? Assignment ni Mami ay about sa flag. Flag ng Philippines. So, ang gagawin lang ay kukoloran yung flag. So, naisip ko, ano ba ang color ng flag? So, inisip ko, naalala ko pa na iniisip ko kung ano ba yung color ng flag namin dun sa classroom. Oh, ang color ng flag ay mayroong blue, red, tapos yung mga araw ay color yellow, tapos mayroong white. Kaya lang may problema si Mami. Hindi niya alam kung ano ba yung nasa taas, kung color blue ba or color red. So, ang place kasi ng flag namin sa room ay nakatayo. So, andito yung blue, andito yung red, tapos sa taas yung blue andito sa may kaliwa, tapos yung red nasa may kanan, tapos yung sa white part ay nasa taas. De, wala nang kong problema, inuna ko yung white, tapos yellow yung sun and stars. Tapos, iniisip ko, ano ba ang color sila nasa taas? Red ba or blue? So, inisip ko, ay, kapag pag nga pala nagpa-plug ceremony kami sa labas, pakaliwa siguro. Sa pakaliwa, kung ipapakaliwa ko siya, hindi ko siya maalala kasi kung ang nasa taas ba ay blue or red. So, inisip ko lang yung nasa classroom. So, kung ilalagay ko siyang pag-anon, pakaliwa, at nandito yung flag, igaganyan ko, magiging yung red nasa taas, di ba nasa kanan nga yung red. Tapos yung blue nasa baba. So, yun naisip ko, ilalagay ko ang red sa taas at blue sa baba. Yun. Then, nagmagaling pa ako, kinoloran ko. Pagka-color ko, proud na proud pa ako pagdating ni Nanay. Sabi ko, Nanay, nagawa ko na yung assignment ko. Color yung flag. Sabi ni Nanay, patingin nga kung ano ginawa mo. Ay, naku, mali. Ikaw ba ay makikipagyera? Sabi nga nun sa akin ni Nanay, makikipagyera daw ba ako kasi daw, yung red daw nasa taas at yung blue nasa baba. Pag daw ganon, ang flag ng Philippines, it means mayroong gyera.
wala siya sa peace. Pag nasa blue ang taas, yun ay peace. Ibig sabihin, walang gera. Pero dahil yung flag ko, ginawa kong red ang nasa taas, may gera daw. Nakikipag-gera daw pa si mami. Ay, naku, mali. So, ang ginawa ng nanay, si nanay, mali si mami. Naku po, mali si mami. Syunga-syunga si mami. Mali ba yan? Nagmagaling kasi ko eh. No? Nagagalit yung anak ko. Oh, edi ano ginawa ni lola mo, ni nanay? Iniscrap niya ng kutsilyo yung mga color. Tapos pinakoloran niya uli sa akin. Blue na sa taas, tapos red sa baba. The end! Yun lang. Yun lang yung kwento ni mami. Marami pa akong ano nung kinder eh. Meron kaming mga laro. Pag nauuna kami sa classroom, eh may nakalock pa yung gate. Ang gagawin namin, susuot kami sa sirang bakod ng mga kaklasiko. Tapos, may laro kami, patagalan mang-irap. Lagi ako natatalo kasi sumasakit yung mata ko. Ganun. Bye guys!